Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Juda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi nakakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, 'Kilalanin mo ang Panginoon,' sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan." Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari iyong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halamanan sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihi mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Hari nawa tayo ay lalong sumagana sa biyaya ng Panginoon Diyos itong taong 2021 at malayo sa lahat ng kapahamakan at manatiling malusog sa Panginoon at patuloy nating ipagdasal na mapuksa na at mawala na itong salot na COVID-19 at kung ano-ano mga variants. At salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay at pakikiisa dito sa ating salita ng Diyos sa TV Maria. Nawa patuloy kayong sumubaybay sa lahat ng mga programa nitong ating TV Maria. Ngayon naman po, ano ang mensahe ng Panginoon Diyos mula sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Ganito po ang ating pagninilay. Ang lahat po ng mga presidente all over the world, presidente ng bansa,
meron tinatawag na mga secretary. Secretary of Defense, Secretary of Agriculture, Secretary of Finance, Secretary of Foreign Affairs, and so on. Lahat po ng mga CEO o mga Chief Executive Officer, mga presidente ng mga kumpanya, meron din pong mga ganyang setup na mga trusted na mga close co-workers and collaborators. Vice President sa ganito, Vice President sa ganon, Executive Vice President sa ganito, Assistant Vice President sa ganon. Tama lang po yan para sa maayos na pagtakbo ng institusyon o korporasyon. Dito po sa Ebanghelyo, ganyan din po ang diwa ng ating Panginoon at siyempre masigit pa sapagkat narinig natin na ang Panginoon, bagamat kayang-kaya niyang mag-isa na mangaral, magpagaling, magpalayas ng demonyo, and so on, ay pumili pa siya ng tinatawag niya mga apostol, mga special na alagad, upang maging lagi niyang kasama at lagi niyang katulong sa kanyang misyon na pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapalaganap ng balita tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa kaharian. Ito po ang mga apostol. Ito po ang 12 pinili ng Panginoon na narinig natin ang kanilang mga pangalan. Meron po ditong mga mangingisda, meron ditong customs officer, meron ditong mga aktivista, ika nga, oo. At sa kasamaang palad, meron din po ditong yung traidor na si Judas Iscariote na palagay ko naman sa simula ay hindi naman talagang nag-decide na siya ay magiging traidor. Dahan-dahan po yan sa pamamagitan ng pinabayaan niyang mawalan siya ng pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Ngayon po, ano ang kaugnayan nito sa ating buhay? Una, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa paghirang niya sa mga apostoles, of course. And kaya nga lalong naging kahindik-hindik ang kapalaran nitong Judas Iscariote na nagtaksil sa ating Panginoon. Sapagkat tayo rin naman ay hinirang ng Panginoon upang maging katulong niya at kaagapay niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hari nawa, huwag tayong ika nga ay mahalin tulad kay Judas Iscariote na pinabayaan ng sarili na unti-unting humina ang pananampalataya at pananalig sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagtuturo ng Panginoon tungkol sa banal na Eukaristiya, ang tinapay na nagbibigay buhay. At dyan din siya natuto, itong si Judas Iscariote, na magnakaw sa kaban ng mga apostol. So, ang hinihingi po sa atin ay katapatan, sincerity, and honesty. Di pa po sinasabi sa atin, honesty is the best policy. At isa pa pong paalala, huwag po tayong magmamagaling. Huwag po tayong maghuhusga sapagkat tayo rin po ay makasalanan. At ang bawat kasalanan ay pagsampal, pagtalikod, pagyurak sa ating Panginoong Diyos na tunay na nagmamahal para sa atin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, inaasahan tayo ng ating Panginoon. Kung paanong inasahan niya ang kanyang mga apostol na maging instrumento niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita, tayo ay ganun din. Sa ating pamilya, sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kakilala kamag-anak, patuloy nating ipakilala si Kristo at ang kanyang mabuting balita, ang pag-ibig ng Diyos sa atin at tungkol sa kahariang naghihintay sa atin. Nawa patuloy tayong ipanalangin ng mga apostol na maging tapat sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.